Magandang umaga po. Ngayon po ay October 28, Wednesday, 2020. Ilang araw po bago po tayo magbukas. Ako po si Pastor Jeff. Welcome po. Magandang umaga po sa lahat po ng LA Philness Church family. Alam niyo po, through much prayer and immense safety precautions, nako, excited na po kami to see you all in person this weekend. We're ecstatic po to regather on November 1st, Sunday, 9 a.m. sa Wiley Chapel po. We will have our beloved district superintendent as our special guest speaker po and officiating minister na rin for the installation ceremony. Madami po magaganap sa linggo, kaya huwag po kayo mawawala. Alam niyo po, we have missed you all and we look forward to worshiping with you again. If you are not comfortable coming or unable to for health reasons, we completely understand po. And we support your decision and we look forward to having you join us online sa Facebook at YouTube Live natin. Alam niyo po, we encourage you to follow these guidelines for the best possible way to love others in your return sa LA Philness Church. Una po, wag po natin kalimutan to wear a mask. Hindi na po dapat pinagdidepatihan to. Bilang isang Kristiyano nagmamahal sa Panginoong Hesukristo, tayo po'y sumusunod sa Panginoon, sumusunod sa gobyerno, at sumusunod sa liderato ng ating simbahan. Igalang po natin ang lahat ng mga authorities na to. Sa pamamagitan nito ay ating pong huwag kalilimutan na isuot palagi ang ating mask para po sa ating sariling proteksyon at para rin po sa proteksyon ng mga tao sa paligid natin. Seating will be limited and please seat with those you came to service with. Maintain physical distancing po. 6 feet apart from those who don't live specially within your household. Kapag nakita po niyo po ang isang tao at hindi niyo po kasama sa bahay, make sure na kalagi dapat naka 6 feet apart ka sa kanya. No? At saka po, please keep 3 seats between households. Kung kayo po ay magkakasama sa simbahan, magkakasama sa bahay, at lagi kayong nagkikita-kita at meron po kayong kumbaga tinatawag na bubble group, eh kayo po pwede magtabi-tabi. Pero kung meron po kayong katabi na hindi nyo kakilala, make sure to please keep 3 seats between sa inyo po. You can pick up po yung communion nyo. Ang communion po natin ay individualized at saka disposable. Pati yung sermon notes po at yung mga tithes and offering nyo, pwede nyo rin i-drop off po doon sa lobby prior to entering the worship center. Ngayon po, if you are sick or have been exposed to someone who is sick, worship with us online. Ang ating pong kids and youth ministry, yung mga services na to, will be temporarily put on hold. We will have an outside courtyard or patio area po if you wish to have some hot coffee and donuts after the service. Tandaan nyo po, we are doing everything we can on our part to make sure this is a safe experience for everyone. We already made necessary preparations po as per CDC requirement. Pinapaalalahanan po namin kayong lahat, kaya po natin pinapanood tong video na to para po kumbaga parang infomercial na i-observe natin itong mga sumusunod. Una po, ang ating simbahan, ang LA First Filipino Church of the Nazarene, will encourage our staff and congregants to maintain good hand hygiene, washing hands with soap and water for at least 20 seconds. We will have adequate supplies to support healthy hygiene behaviors, including soap, hand sanitizer, and with at least 60% alcohol, tissues, and no-touch trash cans. Kagamit po tayo ng Retelo, isang sanitizing machine to ensure safety ng lahat. We will encourage our staff and congregants also to cover coughs and sneezes with a tissue or use the inside of their elbow or use tissues will be thrown in the trash and wash our hands again. We will provide free new disposable masks and encourage the use of masks
among staff and congregants. Kung wala po kayong dalang mask, magpo-provide po ang simbahan para sa inyo ng disposable mask. We will clean and disinfect frequently touched surfaces and shared objects in between uses. Kagaya po ng microphone, kagaya po ng mga naupuan o ilapap bagay or computer. And also, we will develop a schedule of increased and routine cleaning and disinfection. Ano pa po, we will avoid then use of items that are not easily cleaned, sanitized, or disinfected. We will ensure that ventilation systems operate properly, and we will increase circulation of outdoor air as much as possible by opening windows and doors, using fans, etc., etc. And, syempre po, importante ito, we will limit the size of our gatherings, maintaining social distancing. Kaya po, kung may balak po kayo na umaten ng in-person gathering sa linggo, inaanyahan po namin kayong mag-RSVP, no? Sabihin nyo lang po, ano pong pangalan nyo at ilan po kayong darating mula sa inyong pamilya para po mabilang namin ang lahat ng magpa-participate ngayong linggo. And we will identify an area to separate anyone who exhibits symptoms of COVID-19, no? During hours of church activities. And we will temporarily discourage bringing children po. Or if ever, we will ensure that children are not left without adult supervision. So kung magdadala po kayo ng bata, kailangan po meron po siyang adult supervision. Kaya if ever, we will just discourage you na wag na lang po magsama ng bata. Anyway, malapit na po matapos ito at makakabalik na po tayo ng normal. We will advise staff and congregants with symptoms of COVID-19 or who have tested positive for COVID-19 not to return to the facility until they have met CDC's criteria to discontinue home isolation. And we will train all clergy and staff in the above safety actions na binasa po natin at sinare sa inyo. We will be conducting the training virtually. Eto na po iyon. Kaya po gumawa kami ng video na to kasi mahirapon po tayo magkaroon ng in-person training. Ito pong video na to ang magiging paraan natin para ma-orient, ma-train, mabigyan ng instructions at malaman ang lahat ng requirements para sa ating pagbabalik. Kaya huwag niyo pong kalilimutan na pumirma po pagdating niyo na napanood niyo itong video na to. No, sa linggo, meron pong isang sheet of paper, pirmahan niyo lang po na nagsasabi na napanood niyo itong video na to. And then, syempre po, we will have a COVID-19 medical team to implement all CDC requirements. Alam niyo po, there is uncertainty all around us. Pero tandaan po natin, but we serve a God who is certain in all times. Ang Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene has never been more certain that the local church is the hope of the world. As a church, we believe po that this moment has been given to us to lift up Christ so the world might believe. Kaya kailangan po samantalay natin itong pagkakataon na to. Let us lift up Christ so the world might believe. Wherever you join us po this weekend, in person man or online, we look forward po to seeing you. In His service po, maraming salamat sa ngalan po ng inyong pastoral staff, ni Pastor Manny, ni Pastor Norbert, ako po si Pastor Jeff. Maraming salamat po. And I hope to see you soon po sa darating na linggo. Ika nga, kita-kits. God bless. Bye-bye.